Senator Raffy Tulfo nag-live. Naiwanan kasi sila ng eroplano papuntang Las Vegas. Ibinahagi niya kung paano sila itrinato ng staff doon at kung ano ang sinapit nila sa airport. Nakaisip tuloy siya ng isang panukalang batas na ifa-file niya pag-uwi niya sa Pilipinas para hindi daw ma-experience ng mga Pinoy ang na-experience niya doon sa ibang bansa. Narito ating panoorin at komentuhan. Sirado na po yung mga malalapit na hotel sa area at ang bukas na lang ay Marriott, which is 17 minutes away. Okay? At bukod pa dyan, dalawang room lang ang bakante. Eh paano kami? Tatlong room ang kailangan. Ang ganda ng airport. Siksikan. At binigyan pa kami ng oras. Parang mall. 30 minutes, nandun na kami. Eh gutom na kami sa anong unahin namin. Eh wala naman doon pagkain na doon sa hotel. Yung tiyan o yung reservation. Pinili namin itong dito na lang. Yung tiyan at saka dito na mamatulog. Uy, sarap patulog dito. Diyan. Anyway, nakita ko naman po, marami na tutulog dito. Ayan. Nangyari po kasi doon sa hindi nakita ng unang video ko, galing po kami ng Bahamas at yung flight po namin ay na-delayed ng isang oras at kalahati. Connecting flight namin, pagdating po dito sa Atlanta, Georgia, papuntang Vegas, ay naiwan kami. Kasi on time yung flight papuntang Vegas. Kaya pala. So naiwan kami. Nung pumunta po ako doon sa counter help desk, sa halip na magsimpatiya sa akin ng mga tao doon, walang pakialam. Tinanong ko kung meron bang libreng shuttle at hotel ay bibigay doon sa mga pasaherong na na-cancel, delayed ang flights or naiwanan ng flight. Wala raw. You're on your own. So, ito po yung first experience ko sa buong buhay ko na ako'y matutulog sa airport. Ayan. Alala ko tuloy, sabi ko kanina, kaya nga po talaga ipupuso ko ito, yung bill sa tabi. Magpapasa po ako ng bill or kung kinakailangan, bubusisiin ko yung para mailagay sa ayos yung bill of rights ng mga customer at ipapaskil yan sa bawat airport at hindi na sila makaka-experience yung na-experience ko kanina na sinupladahan pa ako, nakapaskil na agad. Kasi tinanong ko dun sa girl eh, ano bang bill of rights ng mga pasahero dito? I don't know. How would I know? Actually, sabi niya, eh, tingnan mo na sa website. O, di ba? So, yung ating minumungkahe po doon sa Manila, Pilipinas. Siguro guys, kung dito nangyari yun, nako, baka ano, sinumbong na ni Senator Raffy Tulfo, sa Tulfo, yung staff na yun. Kasi, di ba, kung sila yung mismong parang help desk doon, dapat tinutulungan nila yung mga ano, yung mga pasahero, lalo na yung ganung sitwasyon na na-miss yung flight, di ba? So, dapat maging considerable naman sila. So, tama yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na tinanong niya dun sa help desk agad yung bill of rights ng mga pasahero. Which is, yun nga, nagbabalak siya na mag-file or magpasa ng batas dito. Kapag na-delay ng ilang oras ang flight, libreng pagkain. Pag nakansila yung flight o naiwan yung pasahero dahil sa connecting, hindi kasama ng pasahero, dapat A, sa booking libre, and then B, tulad ng sitwasyon nito, dapat yung shuttle papuntang hotel, libre, tapos yung hotel mismo, accommodation, libre, at food voucher. Tama. Yan po ang dapat gagawin ganun. Ko. Kasi nga po, itong naranasan ko ngayon, nakita ko first hand kung gaano kahirap. Tulad yan, kumain tayo doon. Diba, Odette? Yes, sir. Tapos ngayon, matutulog kami. Ano kaya, Odette? Simple mo, huwag palata. Kasama pala niya si Odette. Sabi kaya kami nito. Ano sa tingin niya mga netis eh? Yan. Ang tao, yan. Patabi. Tulog ako. Sige. Under tayo. Yan, kung ang tao, natutulog. Pakita mo. Ano kaya tabi kami niyan? Okay ba? Tabi kami niyan.
O, di ba? Mahaba na pala ang buhok mo. Pwede mong pag-upitin sa barbershop. Ganito talaga pag board na, no? Alas 12 na po ng madaling araw dito. Eh, kaya dito na kami tutulog. Kasi kung 7 o'clock yung flight, yung boarding, eh, biyay pa punta doon, maliligo, pamasaya, I mean, biyay pabalik. Kaya lang, wala kami. Ligo-ligo! Ano daw? Pero, kung malala niyo po, ah, walang ulit, ligo-ligo. Kasi, ano, pag kami nalilit, natutulog. Ayan, huwag palata. Pagalitan tayo. Ang dami natutulog sa airport. Kita mo, natutulog? Yes, sir. Ganun din mag-experience natin. Nung nag-flight din tayo papuntang Europe, nag-stop over tayo sa Dubai, nag-stop over ng 6 hours, parang ganun lang. Yes, sir. O, 12 o 6 hours na lang. Ano, Odette, matutulog tayo o palakad-lakad na lang? Pagdating na lang doon sa Vegas na matutulog. Yan, tao. Ito pa ito, patong simple kaming tao. Yan, simple mo. Ano? Kanya-kanyang pwesto na. Kanya-kanyang pwesto. Ah, saan naman makasama natin? Ngayon, Odette, turuan mo ako. Saan ka pwedeng pumuesto? Okay, Odette. Ganito ulit gagawin natin. Pwesto ka dyan. Saan, sir? Dito ka. Alika, Odet. Odet, sige, dito. Bilisan mo. Dito. Dali. Sa loob ng Christmas tree, Odet. Dito ka. Odet, dito, sige. Dyan. Pasok ka dyan. Yan. Higa ka. Higa. As in, higa talaga. Sige. Yan, si Odet. Anong pakiramdam? Parang eto na rin sa... Ha? Ang lamig ko. Malamig? Opo. Malamig talaga sa tiles. Sabi mo, malamig dito. Malamig po. Yung sahig. Ano? Malamig po yung sahig. Oh. Actually, in fairness, malinis po ang airport dito. As you can see, makintab yung sahig. Lapit kami. At least malinis. Makintab. Malawak po ito. Ito parang mall, ano? Opo. Kaya mo, paikot-ikot to. Kanina, yung dumating kami sa isang area, ano-ano na tayo? Gate A, pumunta kami sa D, nag-train kami pagkatagal-tagal. Tira mo, para mo. Ano, ang ganda, no? Ha? Oh. Tira mo? Parang mall lang. Ano, naiya terminal 1, 2, 3, pag samasamahin. Wala, alam di ba pa dito? Wala talaga. Okay. Sana ma-improve yung airport talaga natin ito. Dito, no? Pasok. Baka may tutulog sa bathroom. Huwag kang pumasok. Hindi, kasi kuminsan may natutulog sa bathroom eh. Tayo. Sana mapalitan na din yung pangalan. Aha. Maging international okay. Airport na lang. So, sana makasama. Jocelyn. Halika. Okay. Ano ginagawa mo? Ito si sweetheart. Mag-ilo ka. Hello. Dito na kami matutulog sa airport para bukas ang flight namin. Kaya nga po. Dapat lahat ng mga nagbibiyahe, lesson learned. Always have a plan B. Mama. In case. Kasi palagi natin inisip na nothing will happen. As planned, everything will go smooth. Eh, paano pag hindi? O, dapat meron na kayong plano. Anong pinakamalapit na hotel? Pag alam mo, nangyari ito at hindi itong nasunod. Ayun. Saan kayo pwedeng kumain? Sinong pwedeng tawagan? Ngayon ko lang nalaman yan. Kaya ilalagay ko yun sa patakaran ko. Diba? So, matutulog na kami rito. Jocelyn, liga. Ralph! Saan tayo matutulog dito? Balik tayo dun sa dati? Dati ba pa dyan sa All Gates? Doon tayo sa All Gates. Tapos magti-train. Kami po yung magti-train. Sige, para makita nila yung itsura ng ano rito. Eh, papasok ulit tayo sa ano? Kakap-kapan tayo dyan eh, no? Malayo. Ha? Yung check ulit. X-ray pa. Kasi yung mag-exit na tayo dun sa... Ah, mag-X-ray. Ano may ana? Magkaganyan ng mga guys, parang mahirap din matulog eh, no? Parang mamamahay ka din.
kakain. Eh, sa bagay, gusto, pwede na tayo matulog sa taas, ano? Magpwesto? Ha? Wala kaming toothbrush. Wala kaming mabiling toothbrush dito. Ito, pwede oh. Meron dito yung ano ka, maghulog ka ng coins. Yun pala yun. O, oh, diba ito maganda rito? Bibili kami ng toothbrush. Bili ng toothbrush. Okay, pharmacy. Oh, galing ah. So, Jocelyn, anong bibili natin dito? Yun ang toothbrush oh. Ayun, toothbrush oh. Hindi ko alam buti na lang. Dito sa atin. Colgate. So, bibili natin silang lahat. Ang galing, no? Oh, vending machine yung ano. Okay. Hindi, bilhin natin sila lahat, siyempre. Mga kailangan. Ayan, oh, Crest. So, isang toothpaste lang para sa lahat na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. Paano natin operate to? Visa. Yung brush. American isang... Express Discovery. Isang brush na lang tayong dalawa. Ah, ganyan itong gamitin natin. Isang brush na lang kami, Jocelyn. Tapos, alam dito, Presdy. Si Presdy. Presdy. Share, at saka si Odette. Isa na lang. Isa na lang. Siyempre. Siyempre. So, tinok ang ipin mo, Odette? Hindi ko na. I. Ikaw. Sige. Okay. Halika dito. Dito kayo lahat. Dito, doon, halika. Okay. Halika dito. Bibili ako ng toothbrush para makatipid. Ikaw at saka si Don Don. O, oh, isang toothbrush. Sige, give Don Don, ikaw. Okay, so, ayan, bibili tayo ng toothbrush. Okay. Hati lang kami siya, ibiraman kami. Maghiraman kayo. Okay na yun. Para may isang web lang yung magdamag, sir. Okay, sir. Pagkita mong ipin mo. Okay lang, sir. Okay lang. Sige na. Tagay lang mo. Nalaso, natanggal yung lang, sir. Yung... Ano yan? Pasta, sir? Sige ka lang, sir. Sir, pa. So, okay lang. Share na kayo. Okay. Ikaw, okay na. Share ka ni Odette. Okay lang po. Sige, ngipin mo ganun ka. Okay. Sige, ngayon. Akin na. Turuan kita. Akin lang yung ano ko. Card. So, operate natin to. Okay. Operate mo. Card. Ah, hindi. Paano ba ito? Granite ako? Run! Run! Yun lang. Ah, sila ito eh. Run! Kailangan may ano, may maalam. Ah, paano ito, Run? Oh, hindi ako take eh. Pagkita mo mabibili. But debit, yung credit card na... Credit card pala, hindi pala debit. Oh, okay, credit card. Okay. May napili na ba kaya? Mm-mm. Ah, meron. Sige. Eh, touchscreen pabigin na. Okay, touchscreen. Hanap tayo ng toothbrush. Oral D toothbrush. Meron pala yun. Oo. White? Oral D nga. Brush. Yeah, ito. Okay. Plus. Ilan? One. Ito, Ralph. Two. Ilan yung kukulang? Siyam. Joke lang kanina eh. Sige. Seven? Ay, 9 tayo eh. Okay. Magkakasya ba yan? Hindi na mag-brush si Joe. Oh, Joe. Or 6, 6 lang yan, Boss Ralph. 6 lang? 6 lang. Kaya share-share talaga. 6 lang talaga? 6 lang. So, siyam kami. 6 lang. So, meron talaga masishare dito. Lagyan ito dyan po rin. 1, 2, 3, 4. So, nandali. Dandali ka. So, si Jeffrey, so kasi doon doon. Kung sino na. As 1. Kaya bukasan na lang. Okay, kami ni Jocelyn. Okay na, 2. Si Odette, 3. 4, 5, 6. Pwede nga, tama, 6. Okay, sige, 6. Yeah. Okay. Hanggang 4 muna. 4 muna. Do you have a promo? Colgate game na. Game. Ayun, tinatapik lang. Hindi, ano mo, yung slide. Hindi, ano pa, paano yan? Oh. Tapos. Please wait, sabi niya your items are available. Ayan, pakita mo, pipisa mo. Wow, ang galing. Mahulog yan. One. Oh. Ang dami, oh. Ito tayo.
Dito yata talaga yung tulugan, sir. Dito yung tulugan. Mas okay pa pumeso dito kasi dun sa baba kanina. Sige. Kasi parang may carpet siya. You guys are sleeping here? You sleep here? You sure they won't get mad at us? No, a lot of people miss flights. Oh, you miss flight too? Yeah, we missed our flight. We were supposed to go to Las Vegas. The flight was delayed in Bahamas. We missed it. Yeah, they told mukhang i-interview pa to ni Senator. But are they not supposed to give us like a free shuttle, hotel accommodation? Oh, no, I've never seen that. They don't do that? Is this your first time to experience Miss Flight? No, this isn't my first time. This is my second time. This is your first second time? This is my second time. I'm from the Philippines. Wow. Yeah, and I'm a part of the legislative body. I'm a senator. Wow. And I'm doing this video because I'm trying to pass a bill in the Philippines where things like this, when it happens, the passengers should be given free food, hotel accommodations, and transportation going to the hotel, and food voucher. What do you think of that? Is that a good bill? Nice. Yes, that would be nice. That's not happening here in the U.S.? No, not at this one, not at this airport. Where are you heading, ma'am? I'm heading to work on a farm in Metro Atlanta. So, but the woman, I came here from Nashville, so I was from supposed Nashville? To be working with her, but okay. She hasn't answered. I came in late, like 11, I got here like 12. And you're also on Delta flight? No, not a Delta flight. And what did the airline say? It's not really their issue, you know? It's kind of like... They don't care, right? No. But it's all good. I'm just glad this airport allows this, because a lot of them don't even allow this. There's some airport that doesn't allow? So what happens if they don't allow? You just got to find something, a hotel or something, and I don't have that much to, you know, spend on a hotel. Right, because we were looking for hotels near this area. Yes. There were two, but they were fully booked. Yes. And then the nearest is 17 minutes away, a Marriott hotel, which is expensive, and there are only two rooms available. Yeah. And we decided just to stay here. Wow. Yeah. Yeah, it's funny. Y'all are from the Philippines. I was actually... Have you been to the Philippines, ma'am? Oh, no. I was engaged to someone from the Philippines. Is that right? Wow. What's his name? He will see Lloyd. This. He'll be able to watch this. His name is Lloyd. Lloyd. His name is Lloyd. Yes. Say hi to Lloyd. Hi to Lloyd. Hey, Lloyd. And where's he from? Philippines, but him and his mom are Filipino, and his dad is Canadian. Mm-hmm. He's Filipino, and he lives in the Philippines. He lived in the Philippines. Now they live in Canada. He lives in Canada now. Yes. His name is Lloyd. Yes. What's his last name? Torrefield. He has an American. Well, Canadian. Oh, Lloyd Torrefield. Last name. Yeah. What happened then, if I may ask? We had some disagreements about, you know, our belief system, so we just couldn't see eye to eye on. So it wasn't nothing too bad. But there are still... We want to be married to someone that we don't have the exact that's same right. kind of faith, you know. So, what happened to that? Your split? And well, he's still friendly, and we talk every now and then, but he was a very loving guy, though. Very charming and handsome. What's your name, ma'am? Keandra. Mm-hmm. Nice to meet you, ma'am. Nice and I don't want you. To disturb you anymore. God bless. Thank you. See, ang ganda po. Natsambahan natin. Pilipina pala. Pilipino yung kanya naging boyfriend. Engaged to be married. Kasi hindi natuloy. Ayan. Pwede pala matulog dito. See? So, ganun daw pala talaga dito sa Amerika. Pangalong beses siya. Wala raw pakialam. Eh, sa Pilipinas, pabaguhin natin. Iba ang Pilipinas. So, sinasabi ko lamang po kung saan kami matutulog mamaya. Pag kanya-kanya lang kaming pwesto. Ayun. Ito magkasintahan. Ito ang posible. Huwag mo halata. Magkasintahan sila. So, ngayon, ayan. Okay. Hindi dapat mangyari ito sa Pilipinas. Kung akong tatanungin. At least, meron ako natutunan dito na pwede natin pag-aralan kung ano yung pwedeng gawin. At least, bagong experience ko ito, new adventure na ako po ay matutulog sa airport. And how is it? Kasi meron doon mga party sa airport na hindi pinapayagan matulog. Dito pinapayagan daw. So dito tayo matulog? Kaya lang bukas, pila-pila ito mahaba. So ngayon parang maaga na tayo pipila. Sa bagay, tama nga naman yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Itong na-experience niya dito is magagamit nga niya. Hindi makakaisip si Senator Raffy Tulfo ng bill kung hindi dahil sa experience niyang to. So, para nakatulong din. Yun nga lang, nakakahassle yung ganito na dahil lang sa missed flight or canceled flight ng ano, na hindi naman niya fault. Doon sila matutulog sa airport.
So pasimple tayo matutulog doon. So punta na tayo. So for now, yan lang po muna. Kami pipila na muna. Doon na lang kami sa kabila ng building. Kasi pag sa umaga, haba to ngayon, no? Napakabilis na. Mula rito sa Atlanta, Georgia, isang magandang airport at isang bagong experience na matutulog kami sa airport. Magandang umaga, mabuhay. Salute! At yun na nga mga kaibigan, napanood natin ang live ni Senator Raffy Tulfo kung saan ay naiwan nga sila ng eroplano papuntang Vegas. Dahil ayon sa kanya, yung nauna nilang flight bago iyon ay na-delay daw, so no choice sila kundi matulog sa airport na iyon. Lalo na nung sinungitan pa siya ng staff dun sa airport na iyon, imbis na tulungan. So abangan na lang natin ang bill na ito na tinutukoy ni Senator Raffy Tulfo na kanyang ipa-file. Dahil malaking tulong ito sa ating mga Pilipino, lalo na yung mahilig mag-travel. At dito na nga po natatapos ang ating video mga kaibigan. Maari lang po mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba at huwag pong kakalimutang i-click ang like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.